hanggat maaari, tikom ang bibig ng mga mister sa mga problema nila sa kanilang tahanan. Pero ang mga mister sa Kawayan City sa Isabela, babasagin na raw ang kanilang katahimikan. Ang kanila kasing suliranin, nawawala ang mga panty ng kanilang mga misis. Siyempre, pasa stress ito kina mister. Nagagalit, lagi na lang daw po siya nawawalan. Siyempre, nabigla din ako. Kasi ba't ngayon lang niya sinabi sa akin? Natatawa ka ba? Paano kung sabihin naming ang bilang ng mga bra at pang ibaba na nawawala, umabot na ng mahigit 500? Hindi na biro yan. Lalo't pati mga panty ng bata, hindi pinatawad. At ang mga babae rito, pakiramdam din daw nila, laging may nagmamasid sa kanila. Merong lalaking nandun sa, as in gilid na talaga siya ng bintana. Paglabas nila, wala na. Seryoso po itong usapin. Kaya ating tuntunin, nasaan na ang mahigit 500 nilang nawawalang mga damit panloob. Sa Baguio nagtatrabaho ngayon si Sunny, pero sa tuwing umuwi raw siya sa kanilang bahay sa Kawayan City sa Isabela, parating hinahanap sa kanya ng kanyang live-in partner na si Desiree ang mga nawawala raw nitong panty. Medyo napagalitan ko nga rin yung partner ko dahil bakit mo kasi sinasampay sa labas? Sunny! Ano ba yun? Ikaw ah, umamin ka nga. Ikaw bang kumukuha talaga ng mga panty ko? Ano gagawin ko dyan? Igamit mo yan. Wala na po yung mga panty ko. Ang nakakatawa po, iniiwan niya po yung mga luma kong panty. Bakit ko na tinatago? Sabi ko, bakit ko naman kailangan itago? Igamit niya yan. Agad daw napatunayan ni Sunny na wala siya ritong kinalaman. Dahil nung nasa Baguio na siya, nawalan muli si Desiree ng mga panty. Isang dosina na po yata yung nawala kong panty, ma'am. So, online lang po yung nabili ko, pero magaganda din. Mula noon, simula po na nawala na ako ng panty, dito na po ako nagsasampay sa loob ng CR. Hindi na po kayo nawawalan dito, mami. Hindi na po. Ang kapitbahay ni na Desiree, ang 53 anyos na si Tatay Alberto. Laking gulat na pati ang 60 anyos niyang misis na si Haine, hindi pinatawad. Natangayan rin ng 3 panty at 1 bra. Yung nakuha po sa misis ko, branded at sa mga bago na mga panty at saka bra. May sampayan po kami kasi sa labas na pwedeng dumaan kahit sino. Hindi namin akalain na mawawala ito. Ang ikinakasama ng loob ni Tatay Alberto, pinag-ipunan niya ang mga damit panloob ng kanyang misis. Kahit papano hirap ng buhay, kung para sa asawa, bibigay mo. Para nung sa ganun, yun lang ang kasiyahan niya. Hindi lang po naman isang trabaho lang, kundi unti-unti namin iniipon yun para makabili lang ng mga ganung brand. Mahal po, nanakawin lang po, yun ang masakit po. Hi mga mi! Good morning sa inyo! Pero kung meron daw tila pinuntirya sa kanilang barangay, ito ang live seller na si Marla, hindi niya tunay na pangalan, na nagkataon namang nagla-live selling ng mga damit at hoodies, pati underwear. Yung iba doon, galing pa siya ng Saudi. Inuwi ko siya dito sa Pilipinas. Yung iba naman, dito ko na rin siya binili sa online. Hala, saan na yung mga panty ko? 6 na hanger pa lang po na hindi ko sure kung taglilimang bra yun. Yung 2 ipit na puro panties, daily na pagkakawala hanggang sa umabot siya ng weekly. Pero ang mas nakababahala rito. Honestly po is nagkaka-anxiety na ako. Yung la, baka kinuha na yan, pinagdanasahan ka na. Dadalawa lang po kami ng baby ko sa bahay. La, paano na pagbigla siyang pumasok dito? Si Patrick, hindi rin niya tunay na pangalan. 4 na buwan naman na raw na nagsusumbong sa kanya ang kanyang misis na nawawalan din ito ng mga underwear. 20 po mahigit yung panty niya eh. Ngayon nawala po lahat. Sa panty niya po ngayon, ang natira na lang po 4. Kahit pa raw nasa harap ng bahay ang kanilang sampayan, nawawalan pa rin ang kanyang misis. Pag maglalabo po siya ng maga, sasampay niya po, tapos iiwan na po sa gabi. Dahil dito, ang mga tiga Kawayan City sa Isabela nagsimula ng mag-imbestiga. Pinupost ko po din sa social media. Sino po ba talaga nagkuha ng panty? Ba't ako na kung lagi ako nawawala ng panty dito? Iba-iba ang kanilang pinaghihinalaan. Ang alam ko nga po, babae. Kasi yung iba po, wala pong masuot. Ganun siguro. Kasi ang pinipili niya po yung kinukuha niya, bago. Pero biniro ko lang din po siya. Baka kailangan ng nanay yan kasi baka walang maisuot na panty kaya kinukuha. Haka-haka po namin talaga isang tao lang. Ayan! Ito na lang binira! Ngunit hindi pa rin nila matukoy kung sino talaga ang salarin.
hanggang sa kanilang barangay. Sunod namang may nawalang kalan. Yung kapitbahay kasi niya is nawawalan din daw siya ng kalan. Patrick! Patrick! Oh, no. Ang nawalan ng kalan na residente. Malakas daw ang kutob kung saan napunta ang nawawalang gamit. Pati si Patrick, pinuntahan nilang tirahan nito. At pagdating sa bahay, sa paghahanap sa nawawalang kalan, nagulantang sila sa kanilang natagpuan. Madami oh. Siyempre, oy, bakit may mga panty dito, ganito, ganyan. Nagsisigaw na, siyempre. Sa loob ng barong-barong, may nakitang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sa tansya nila, aabot sa mahigit 500 mga damit panloob. Dapat na pinagay mo na lang. Panty po. Bra lang 500 pieces po siguro yun. Kasi ang dami po, tatlong sako po kamo na lang. Panty tubing sa atin eh. Eh, tubing nga ta. Natapay ni. Panty ni girly, nagito ni. Eh, pa, Dr. Gibrak pa nga nangisig! Ah, maging palalalay na ito pa. Nakalagay ang mga ito sa mga sako at basket. May nagkalat pa nga sa kama at sahig. Tantim sa atin ni bakit ni? Payments pa ito. Lader mo. Nagkakagulo na sila. Nakita na daw po yung mga underwear kong nawawala. Sa akin, hindi naman sana ako mag-video. Gusto ko lang talagang ipakita rin dito sa mga kapitbahay na siya to. Siyempre, galit po yun na nanagkan sa akin. Nakita ko po yung damit ng asawa ko sa tabi ng higaan niya. Ang mga residente agad nagsumbong sa barangay. Panty tubing sa atin eh. Panty ni girly, lagi din eh. Kasama ang mga opisyal ng barangay, muli naming binalikan ang bahay na yon. Tsaka dito sa may kumot, mga panty, bra, tsaka mga damit. Tumambad pa sa kanila ang ilang damit panloob. Pero sino nga ba ang may-ari ng bahay na ito? Ang kapatid ng sinasabing may-ari ng bahay ang makapagtuturo kung nasaan ngayon ang pangunahing suspect. Doon sa bahay niya na yun, hindi po kami pumapasok. Hanggang labas lang po ako. Gusto sana namin matapos din. Panty tubing sa atin eh. Eh, tubing nga ta. Natapay ni. Panty ni girly, nagito ni. Ang tao sa likod ng pagkawala ng mahigit 500 mga panty at bra sa Cagayan City sa Isabela. Yan, yung bahay na ito. Lalaganin. Mabubunyag na, magwawakas na nga ba ang kanilang pangamba? Ang usapin ng seguridad sa isang barangay na nagsimula lang sa mga nawawalang panty at bra, hahanapan na ng solusyon. Sabihin mo yung totoo, yung ano mo, yung nakuha mo pang huro. Ma'am, inilagay ko lang sa sako lang. Sa aming pagbabalik. Mga mister sa Cagayan City sa Isabela, konsumido dahil sa mga nawawalang panty at bra ng kanilang mga misis na sa tansya nila, umabot na ng 500 mga piraso. Pati nga raw sila, pinagbibintangan na ng sarili nilang mga misis na nandekwat ng underwear. Bakit ko rin tinatago? Sabi ko, bakit ko naman kailangan itago? Eh, hindi ko naman ano, gamit niya yan. Kasi 20 po mahigit yung panty niya eh. Ngayon nawala po lahat. 20 namin iniipon yun para makabili lang ng mga ganong brand na nakawin lang po. Hanggang kamakailan lang ang mga nawawalang damit panloob ng kanilang mga misis. Ito po yung mga panty bra na dala-dala. Dahil din sa paghahanap ng isang nawawala ng kalan, nakita nila sa bahay ng isa nilang kapitbahay. Panty tubing sa atin eh. Eh, tubing nga ta. Natapay ni. Panty ni girly, nagito ni. Eh, pa, Dr. Gibrak pa nga nangisig. Ah, maging palalalay na ta pa. Ang may-ari ng bahay, ang 50 anyos na mangangalakal na si Ruel, hindi niya tunay na pangalan. Nung gabi na nakita ang mga underwear sa kanyang tirahan, wala roon si Ruel. Matagal na rin daw nilang inoobserbahan ang kanilang kapitbahay. Maghapon siyang umiinom, panigurado po ng umaga is may hahanapin na po ako. Pag hindi naman po nakakainom, mabait naman po yun.
Nung kinaumagahan nun, andito yung mga complaints natin, ayan, hinarap natin kasama yung lalaki, kinausap natin sila, aminado yung lalaki sa kanyang maling ginawa. Para dun sa pagnanakaw na wala namang puwersa, ang complaint o ang kaso ay tinatawag na theft. Pero mabigat pa rin ang parusa at depende to doon sa value o halaga ng mga ninakaw niya. Halimbawa, dahil sa dami siguro ng nanakaw dito, nung sinabi mo 400 to 500 na mga underwear ang nakuha at may mga kagamitan pa sa bahay, 12,000 pesos at higit pa ang nanakaw pero hindi lalagpas sa 22,000 pesos. Ang parusa ay maaring maging 6 na taon o higit pa na pagkakakulong. Proseso naman po pag ni-refer back sa barangay, si barangay through his katarungang pambarangay, sila po yung magre-resolve ng kaso within 45 days. Napagkasunduan ng respondent at ng complainant, hindi na siya mag-i-stay dun sa lugar nila, naaalis na siya dun. At kung babalik man, talagang ire-report din nila sa atin. Nakilala namin ang mga kamag-anak ng suspect. Grabe po. Ayan, gusto sana namin matapos din. Ayaw na sana namin makiharap. Kasi ginawa ng bayaw ko yun, di naman kami kakuan, pero apektado kami. Pero nasaan na nga ba ang suspect? Kasama ang kapatid ni Ruel, bumiyahe ng isang oras ang aming team sa kasunod na bayan. Yan, yung bayan na ito. Lalangarin mo yan. Matapos ang halos kalahating oras na lakaran, papunta sa paanan ng bundok. Natuntun nila ang kubo ni Ruel. Pwede interview mo yan. Sabihin mo yung totoo, yung ano mo, yung nakuha ang pahol. Nagpaliwanag siya. Ginawa ko, ma'am, dahil kalasingan ko lang, ma'am. Inilagay ko lang sa sako lang, ma'am. Kasi galit ni nanay yung ibang po. At nagtapat. Sabi ko dati, matay yung anak ko doon sa mga nasira ulo siya. Dahil dito, inilapit siya ng aming programa sa isang psychologist. Meron silang low self-esteem or low self-concept. They really need social support. Kailangan din silang papuntahin sa mga mental health professionals para mag-undergo sila ng psychotherapy. Hindi na kayo babalik? Hindi na. Nga po, parang gusto ko na magkasampay ng panty sa labas kung in case nga hindi pa na dry. Panty! Mga nawawalang damit panloob, hindi lang simpleng problema. Seryosong usapin po ito, lalo na kung naaapektuhan na ang seguridad at kaligtasan ng mga kababaihan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.